Hello! Kamusta po? Huling apat na araw ni Yormi Isko bilang alkalde ng Maynila. So marami po sa amin, talagang nalulungkot na po at talagang sigurado ay mamimiss namin yung mga katulad ng mga ganitong mga araw kung saan po ay papasinayan ni Yormi Isko itong isang napakagandang proyekto na naman. This time, yung pong pag-rehabilitate at pag-renovate improvement ng San Andres Sports Complex. Yun. Talagang memorable po itong sports complex na ito para sa akin din. Kasi po kung maalala nyo, ito yung naging parang warehouse, bodega, nung pong mga food box, ang pang-ayuda na pinakain po at binigay sa mga bawat barangay dito po sa Maynila. Yan, dati po ganito po yung itsura dito sa San Andres. Yan, medyo dilapidated na. Ayan. Tapos kulay orange. Yun. Tapos, ayan, yung court, medyo napaglumaan na din. Yung mga kwarto, yung mga dressing room. So, ganyan po. So, ngayon po, yung mga pictures dito, makita nyo po. Lapit tayo. Ayan na, improvement of San Andres Sports Complex. Ito na po yung after. Ayan na po yung harapan. Ang ganda. Kulay blue. Malinis. Maayos. O, tinan nyo yung mga upuan. Ayan, ganda. O, kulay blue. Simple pero maganda. Ayan. Ay, sir. Opo. O, so, ang ganda na. Ayan, mga ilaw. O, Public Recreations Bureau. Of course, kay Director Pio Morabe. Siya din yung sa Manila Zoo. So yan, magaganda na yung mga kwarto, na-renovate po at pwede nang gamitin sa mga iba't ibang sports activities dito po sa Maynila. Of course, sa Maynila meron tayong team sa MPBL. Diba? Alam ko dito yata ginagamit nila. Maganda na yung court na kanilang gagamitin. Pwede nang mag-host ng mga iba't ibang mga palaro. So ito po, talagang ang ganda po ng itsura nito pong bagong San Andres Sports Complex dito po sa Maynila. So yan po talaga, pag si Yormi Isko ang nagpagawa ng proyekto, sinisigurado po na maganda, maganda tignan, malinis, maaliwalas, maayos, masarap sa mata. Hindi lang functional yung facility kung hindi po pati sa mata ay maganda po. Actually pati yung mga pintuan pala. Yun. So talagang ang ganda po, ang ganda na po dito sa San Andres Sports Complex at mamaya po ay nandito magsasalita mga huling speeches ni Yormi bilang alkalde. So talagang medyo sentimental po tayo lahat dito. And tayo po ay kumbaga ini-enjoy po natin or parang we are witnessing and ninanamnamba bawat saglit na siya po ay mayor pa ng lungsod po ng Maynila. Pero yun nga, ganun pa man, syempre itutuloy naman po lahat ng magagandang programa ni Mayora Hani Lacuna. Kaya wala naman tayong worries dyan. Alam naman natin na magpapatuloy po lahat po ng magagandang proyekto ni Yormi Isko. At dito po, hopefully in the future, makalaro din po yung team po natin dito sa San Andres Sports Complex. Mamaya po, tinati ko sino yung mga bisita. Siguro yung mga District 5 councilors, nandito lahat. Sana si Congressman Erwin Cheng, mamaya nandito, sana. So, talagang malungkot na masaya din at the same time. Masaya na dahil nagkaroon ng direksyon ang lungsod ng Maynila. Yung mga katulad ng mga proyektong ganito na maganda. At mamaya po, papasok na po tayo doon sa court para makita po natin mismo yung kagandahan doon po sa loob ng court. Pero mamaya na po, pagdating na nila Yormi, huwag naman natin unahan pa sila Yormi Isko. So ayan, yan po ang mga activities niya. Kanina doon sa Buluwagan, madaming mga tao, madaming nagpapapicture, mga huling meeting. O, tapos bukas po siguro, mga huling proyekto bago mag-o-taking na si Mayora Hani Lacuna para maging susunod na alkalde ng Maynila. O, so, samahan niyo po ako, i-vlog ko po mamaya pagdating ni Yormi sa kanyang speech at sa mga makakasama po natin dito sa San Andres. Isa po sa mga iiwanang legacy ng isang Isko Moreno bilang alkalde ng Maynila. Kahit huling mga araw ng kanyang pagsisilbi, tingnan nyo po tuloy-tuloy pa rin yung mga proyekto, kaliwat kanan pa rin yung kanyang mga binubuksan. Dahil kapag si Yormi talaga ang tumutok ay kumpleto po at lahat ng mga proyekto ay nabibigyan po ng atensyon at napapaganda. So yun guys, thank you very much po. See you po sa video ko mamaya. Pilipinas, God first. Bye-bye.